Okay naman siya. What's up guys? For today's video, magte-testing tayo ng video quality ni Realme 6 Pro. So, and currently, ang gamit ko ngayon na camera is yon, yung camera ni Realme 6 Pro. Itong front camera niya is kayang mag-shoot ng 1080p with 30 frames per seconds and 720p, 30 frames per seconds din. Sa likod niya is pwede daw siyang mag-shoot, as per review ha, guys. Pwede siyang mag-shoot ng 4K na merong 30 frames per seconds and pwede rin tayong gumamit ng 1080p na merong 60 frames per seconds or 30 frames per second. Syempre mas mataas na resolution, mas higher na kumain ng memory ng mobile phone. And itong gamit ko is yung maximum na variant niya na 128 gig of ROM and 8 gig of RAM, yan. So, ayun, 120 yung storage niya, 128. And yung RAM niya is 8 gigabytes. So, ngayon guys, tingnan natin no, kung maganda ba talaga yung video quality ni Realme 6 Pro. So, ayan guys, ito, yung stabilization ni Realme 6 Pro, ayan. So, nakikita ko okay naman siya. And, ayun, ngayon, tignan natin, no? Subok tayo ng konting montage dito sa mga halaman. And let's check kung okay ba talaga yung kanyang video quality. So, let's check this out! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Yung pangyayari. As you can see, no, para sa akin, sobrang sulit na ni Realme 6 Pro. Ang ganda nung ano niya, nung video niya, I mean yung output ng video niya, ang bilis mag-focus, bibihira sa mobile phone yung may ganong capability in terms of pag-focus sa bawat subject. Yan, sobrang napabilib ako ni Realme 6 Pro and hindi ako nagsisi dito kay Realme 6 Pro. And nakita nyo no na ang ganda rin nung stabilization ng back camera niya. Yung front camera ko kanina habang naglalakad ako is okay din siya. And ayun, if I were you guys, kung naghahanap kayo ng ano ng mobile phone na pwede nyo gamitin for vlogging, pwede kong i-suggest sa inyo itong Realme 6 Pro. Hindi kayo ano dito, hindi na kayo talo dito. Sobrang panalo. And yung kaniyang battery is 4,300 mAh, if I'm not mistaken. Yeah. Hindi rin siya ganun kabilis malobat actually. And sa charging niya, naka-VOOC fast charger siya na merong 30 watts. So in 57 minutes to 1 hour, mapo-full charge agad siya.
And ganun kalupit si Realme 6 Pro. And hindi lang siya maganda for video and photo. Okay na okay din siya pang gaming. Ayan. So, ayun guys, sana nakatulong ako sa inyo para magkaroon ng kaalaman in terms sa capability ni Realme 6 Pro sa video and photo. Sa photo, okay na okay siya. Promise, ito yung sample photo niya. Ilalagay ko na lang sa baba guys, dalawa lang yan. So, ayan yung sample photo niya. Goods na good siya, wide and 64 megapixel yung nandyan sa baba. And ayun nga, sana nakatulong ako sa inyo kung nag-iisip kayo na bumili ng isang mobile phone na pwede nyo gamitin for vlogs. Pwede kong i-suggest tong Realme 6 Pro. And guys, sa mga susunod kong upload, pwede kong ilagay or suggest kayo kung gusto nyo bang maggawa ako ng video kung ano ba yung starting pack na para makapag-vlog tayo. And ano ba yung video editor na pwede natin gamitin para mas maganda yung quality ng ating video. Ayan. So, ayan guys, no. And again, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, guys, please do subscribe to my YouTube channel. Please hit, guys, the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa bawat upload ko. Again, guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video for this day. At sana nag-enjoy ka. Maraming salamat and goodbye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Yeah.